yung nagatas sa ilong, masisipsip po natin. Pagay nito guys, natutuwa ako sa gamit na to guys, kasi napakalaking tulong po sa well. Channel. And this video guys, sa mga nag-ask po dyan, sa mga nag-request po for updates sa premature Prince Bulldog po. So ito sila guys. So ayan, papakita ko po sa inyo ngayon lahat guys, ang aking inalagaan na Prince Bulldog. So ito sila guys. So time na po ngayon ng kanilang bottle feeding since na hindi po sila breastfeeding sa mama dog. Dahil nga po guys, nawala na po yung mama dog po nila. So, namatay na po. So, sad to say po. So, nakakalungkot nga po, diba? So, ngayon, ang gawin po natin is bottle feeding. So, ngayon guys, ito na po, ibabottle feed na po natin sa lalay. So, just keep on watching. Guys, bago po natin hawakan ang ating mga babies, ang ating mga bottle feeding, ang gamit natin sa bottle feeding. So, syempre, kailangan po natin mag-sanitize ng ating kamay, maghugas, and then mag-alcohol po tayo, guys, para sure po tayo na malinis ang ating kamay. And then, gamit po tayo ng disposable gloves. Ayan, guys. Para po, ano talaga. Ako kasi guys, every 3 hours po ako nagpapalilis sa ngayon. So, ayan. Siyempre guys, may tinimpla na po ako ng milk. So, i-shake po natin mabuti. Ito yung guys, yung gamit na milk po natin is Real Canin Protect. So, hindi po ako endorser guys ng Real Canin Protect. Pero yan po ang milk na ginagamit ko. Kasi subo po na guys. So, ayan. Pag hindi po tayo nag-breastfeeding sa mama dog, so gamitin po natin ang Real Canin Protect guys, kasi napakalaking tulong po. Kasi ang Real Canin Protect guys, mayroon siyang colostrum na makukuha. Kung ano po yung makukuha din sa mama dog, pwede po maging alternate po yung colostrum ng Real Canin Protect. So ayan guys. So ngayon i-bottle feed po natin. So, ang aking baby na inalagaan guys, yung Prince Bulldog. So, actually, ano na sila ngayon guys eh? 2 weeks, going 3 weeks na sila. This coming Thursday, magti-3 weeks na po sila. So, ayan. Ako kasi guys, meron ako dito mga bottle para hindi po ako nahihirapan. Kasi sinusukat ko po yung ilang ml po ang pinapadidi ko sa aking mga babies. Kasi po, bawal po sila ma-overfeed. So, since na 2 weeks na sila, so, alam ko marami pong nag-abang at nagtanong kung ilang ml po ang pinapadidi ko sa aking mga babies. Actually, nasa page ko na sila guys eh. So, nandun na sila nag-a-ask sa akin kung ilang ml. Kasi ako guys, marami na po akong tinutulungan kasi yung mga baguhan na wala akong alam. So, ang pinapadidi ko kasi dito guys, since 2 weeks na sila is 8 ml po. Ayan. Kailangan po guys na tanggalin po natin kung may mga water kasi syempre sanitize po natin yan guys, diba? So meron pa pong mga konting water, alisin po natin.
So, sa mga nag-ask at update po. So, ito na po sila. Ayan. Pansin nyo guys, bakit sila naka-box na ganyan? Kasi, pag mga ganitong age po kasi, ganitong days, nagdidian po sila. So, kailangan po naka-separate. Ayan eh. Kailangan po sila naka-separate. Ayan, para hindi po sila magdidian. Sa sarado. Naka-incubator pa sila guys hanggang ngayon. Ayan. So, padidiyan na po natin ang... Ayan. Ang lalakas po nila dumiti. Napaka-cute. So, ang owner po pala nito guys, si Ma'am Cheryl. Si Ma'am Cheryl. Shout out po kay Ma'am Cheryl. Ma'am She, ito na po yung inyong babies. Si Tuxedo. Tuxedo na, si Tuxedo. May mga pangalan kasi kami dito guys kasi meron siyang white sa dibdib. Kailangan guys, pag nag-battle feed kayo, ayusin nyo po. Kasi, napakahirap po mag-battle feeding kasi pwede pong pumasok yung gata sa baga. So, kailangan alalay lang po pag nag-battle feed po tayo. Ang Prince Bulldog pala guys, first time ko kasing mag-gear, mag-whelping ng ganitong breed. Ganitong lahi. Ang tawag dito. Kailangan po nila pala na naka-aircon. So ngayon guys, napabili ako ng aircon. Sa lahat ng mga inalagaan ko, dito talaga ako guys napabili ng aircon. So ayan. Kasi pagdating lalo na ngayon pag sobrang init, 'di ba guys, summer. Pagdating ng tanghali, hinihingal na sila. Sa lahat ng mga alaga ko, yung Pomeranian, Shih Tzu, lahat ng mga nawiwelting po. Pagdating po ng tanghali, hindi naman po sila ganun. Kahit electric fan pwede, pero sila hindi sila sa electric fan. Kaya nagwa-worry ako guys kasi baka may mangyari kasi syempre ang hirap, di po ba? So, yun nga po. Napabili po kami ng aircon nung last day. Kailan yun? Monday. Nung Monday. So, hindi ko pinapapasok yung husband. Ay, Friday. Pina-absent ko talaga siya guys. Kasi, yun nga, bumili kami ng aircon. Kasi Friday. Ito yung whelping area ko guys. So, ito yung whelping area ko na pinapagawa ko namin sa aming mga inalagaan na mga babies, mga pure babies. And then guys, may papakita ako na gamit after na napaka malaking tulong po sa mga nag-whelping. After po nating mag-feed, mag-battle feed, kailangan po natin silang isa-suction. So, wait lang guys. Papakita ko kung paano gamitin at papakita ko yung machine. Kasi guys, halimbawa kung may pumasok na nagata sa ilong po nila, masisip-sip po natin. Ang tatakaw po guys, oh, na may nahabol pa. Excited na yung may-ari nito guys. Nagpadala na ng
dog food. Ayan. Si ma'am. Very yamanin talaga yung dog food ng ano, ng alaga ko. At yung mga gamit na hindi ko pa nire-request, meron na agad. Nakakatuwa yung mga parents na ganun, na kahit butas yung bulsa natin. Alam ko guys, sobrang hirap, magastos, di po ba? Pero lahat ng mga needs ng mga pure babies natin, binibigay natin. So, kasi guys, para na kasi silang family, para part na sila ng family natin. So, natutuwa lang po ako dun sa mga tinutulungan ko. Natuwa din po ako sa kanila dahil very supportive po sila. Lahat po ng mga kailangan ng mga babies nila, binibigay po nila. So, hindi lang po, ano, may price pa. Ayan. So, after po natin guys, na ano, kailangan po natin silang i-barf. Ayan, tapik-tapikin lang po natin yung likod. Ibabarf po natin. Ayan. Ibabarf natin yan. And then guys, so ito. After po natin na i-bottle feed po sila guys, kahit breastfeeding, malaking tulong talaga to guys pag once na may pumasok na gatas sa ilong ng ating mga babies. So ito guys, ito yung tinatawag na suction machine. Ayan guys, na binili po namin para po sa aking mga alaga. Kasi just in case na may pumasok man na gatas sa ilong, masisipsip po natin. Agayin ito guys, natutuwa ako sa gamit na to guys kasi napakalaking tulong po sa well-being. Tingnan mo guys, so. Yan. Sisip-sipin nyo lang yan, yan. Pag may pumasok na gatas sa ilong, ganyan nyo lang guys, so. Yan. Para masisip-sip po. Kung mayroong pumasok kasi guys sa gatas, matatanggal po yan. Ito kasi guys, wala po eh. Yan. Para maayos po yung paghinga nila. Kasi guys, once na yung gatas po ma-stuck sa ilong, and then mapunta sa baga, yun po yung delikado. Ang hirap po guys isurvive pag yung gatas mapunta sa baga ng ating mga babies. Kaya ingat po. Ingat po tayo. Ayan. Kaya natuwa ako sa gamit na to. Kasi ano guys eh, malaking tulong po lalo na sa well-being po. Sa mga babies po. Yan siya si Tuxedo. Ayan guys, kasi meron siyang white dito sa dibdib. Kaya Tuxedo po ang tawag nila, ma'am. Kaya Tuxedo din ang tawag namin sa kanya. Ayan, ang cute! Ang cute! Ang cute. So, going 3 weeks na sila guys. This coming Thursday. So, mag-start na po sila kakain ng real canine starter na dog food. Yamanin na food. Na dog food. Ayan. So, tapos ka na. Okay na. Nagwiwi. Ayan, nagwiwi. Ayan, nagwiwi. Yung maganda kasi guys, ipawi din natin siya. Tayo kasi nagpapawiwi sa kanila guys, nagpapapoop. Kasi pag sa breastfeeding, kung meron siyang mama dog, si mama dog dapat ang gagawa nito. Kaso wala na po si mama dog, so tayo po yung gagawa sa kanila. So ako yung gumagawa guys para makaihi po sila. Pag hirap po magpoop, yan ako po ang nagpapapoop po sa kanila. Ayan, busog na, busog na. Nandiyan ka na. And then guys. Yan guys. So, ipakita ko lang sa inyo si... ito naman guys yung... kasi napakita ko na sa inyo yung bottle feeding guys, no? So, ngayon pakita ko na lang po yung... kapatid niya si Tala. Hello. Ayan si Tala guys. Ang cute po nila. French. Siya.
French Bulldog, Baby Tolo. Ang cute po. First time kong mag-care, guys, ng French Bulldog. So, sobrang excited ako. Natuwa ako. Kasi kahit hindi ko kaya ang budget na bumili ng ganitong breed kasi napakamahal nga po. Pero, binigyan po ako ng pagkakataon na maalagaan po sila. So, ito guys pala, yun nga po, premature po sila. Pinanganak po sila ng 56 days. So, sa awa ng Diyos guys, nakasurvive po sila. So, kung nakita nyo guys, kung napansin nyo, anim sila sa vlog ko, sa unang vlog ko, anim po sila. Ngayon guys, kasi po, yung tatlo po talaga is mahina. Yung dinala po ni Mama, mahina po talaga silang tatlo. And then po, hindi po kinaya. Bali po guys, yung isa naman, nakakaawa kasi may kapansanan. Yung kabila niyang pa is pilay. Maliit, no? Pilay. So, bumigay din po siya. Siya po yung last na bumigay. And then po, ito silang tatlo, sawa ng Diyos guys, ayun na sila. So yung nga po eh, sobrang lungkot po namin, lalo na si Whitey Creamy. Guys, si Creamy guys, napaka cute at ang ganda po talaga ng kulay ni Creamy. So yun po nga po, kasi may buhay nga sila guys, masakit man at nakakalungkot na ano. Pero kailangan po nating tanggapin kasi yun nga, may buhay po sila. Hanggat maaari. Ako kasi guys, hangga kung ano ang aking maitulong yung mga experience ko na makasurvive po sila, ginagawa ko po. Para po matulungan po natin sila at yung owner din po. Kasi yung owner guys is, hindi din po nila alam kung paano i-care. So ayan, anlikot, ayan, dididi ka na. Dididi ka na, ha? So, ito din, si Akit na, ang isa. Ito naman si... si Dat. Dat, tawag ni ma'am na ito, guys, eh. Yung owner po, yung ma'am. Tanda. Yung si ano po, kaya tingnan nyo, guys, nilalagay ko sila dito sa box kasi dididi na naman sila sa kapatid nila, nagdididihan sila. So, ito naman guys, si Tanda. Kasi may ano siya dito eh. May dot sa likod. So, ito si... Hello! Ang cute! Ayan, sa mga nag-request ng update po sa Premature French Bulldog. So, ito na po. Ito na po sila. So, yan, binigyan ko po ng time. Gumawa po ako ng video. So, ayan na sila. Ayan na po. So, abangan po natin, guys, kung paano ko po sila pakakainin. So, this coming Thursday, exact 3 weeks po, kakain na po sila ng dog food. Ayan. Kakain na rin yung dog food. Ayan na. So, ang cute nila. So, thank you, guys, sa lahat ng mga nagpe-pray na makasurvive po sila kahit tatlo lang po natira. Thanks God pa rin po tayo kasi premature po sila, meron pa rin po na natira sa kanila. So ang sobrang tuwa po ni owner kasi ayun na sila kalakas. Kasi yung dinala sa akin guys, ang tamlay po nila. Halos ayaw nga po dumide, di ba? Chow feeding. Actually guys, nga pala, chow feeding ang session na ginawa po namin. So alam nyo guys, excuse me, pag chow feeding kasi guys, napakasilan at napakaingat dapat na nagagawin sa isang newborn. Kasi kung hindi ka marunong guys mag chow feeding, pwede rin po yun. Delikado po yun sa isang baby puppies. Kasi pag nagkamali ka ng pasok ng hose, pwede mapun magkaroon ng problema. So kailangan kasi guys, marunong ka din na kung hindi ka marunong sa chow feeding, ingat lang po. Chinochow feeding lang po natin guys, yung mga mahihina, ayaw dumide. Yun po yung mga chinochow. Ina-advise ko po sa inyo guys, ang mga chinochow feeding lang po natin, yung mga mahihina, yung mga ayaw na po dumide. Pero kung dumide din naman guys, kung wala na po si Mama Dog, battle feeding na lang po yung gagawin nyo. Mas safety po pag battle feeding.
Ayan po. Ingat lang din po na yung gatas makapasok po doon sa baga po nila. So, ayan. So, ngayon guys, meron din po pala kami binili na gamit yung nebulizer. Mini nebulizer guys. Ito. Ito ginagamit to guys pag once na nahirapan po huminga ang ating mga newborn puppies, ang ating mga pure babies. Pag may sipon, ayan guys, dalawa po pwede po. Kung may sipon guys, pwede rin natin gamitin yung suction machine. And then yung nebulizer, mini nebulizer guys, para ma-ice po yung paghinga po natin. Bibili na lang po namin guys yung gamot para dito, para magamit na din po namin. Pero sa awa naman ng Diyos guys, wala naman po kaming paggamitin. Naka-ready lang po talaga, okay. Just in case po na may karoon po ng emergency na meron na po kaming magagamit na gamit. And then, plan po namin guys, by next po, medyo ano lang po guys eh, pricey lang po talaga yung oxygen machine. Hopefully, napaprovide din po namin para makatulong po tayo dun sa mga nangangailangan. Lalo na yung oxygen machine guys, kailangan po talaga dun sa mga nahihirapan at namahihina na mga newborn puppies. So, pag-pray po natin yan, guys. So, ayan, guys. Ayan. Thank you for watching, guys. So, ngayon, ang gamit ko pala na, ano, guys, ang gamit ko pala ngayon na vitamins sa aking mga newborn puppies is Puppy Boss. So, ito pa rin, guys, yung Puppy Boss. And then, si Honor, guys, hindi ko ni-request. Ayan, nagpadala siya ng Nutri Plus Gel. Ito kasi guys, pwede naman to siya sa newborn. Ang ginawa ko na lang guys, pinapatik ko pa rin sa kanila. Konti lang guys, kasi may nakapagsabi kasi sa amin guys, ang Nutri Plus Gel kasi, meron din siyang overdose. So, konti lang po, ipalasa nyo lang po sa kanya. Konti lang po. Pwede nyo po ipatik guys, ang Nutri Gel. Nutri Plus Gel sa halimbawa night, tas yung Puppy Boss naman guys sa morning para mas lalong lumakas yung immune system po nila, lalo na pag bottle feeding, hindi nabibras sa mama dog, so kailangan po nila yung resistensya ng kanilang katawan. So ayan, nakakatuwa po yung Honor guys kasi very supportive lahat po ng mga needs ng mga puppies po niya. Very spoiled po talaga. Ayan. Real canine dog food. Actually guys, ako hindi pa ako nakagamit itong dog food na to kasi napaka mahal po. So ang gamit ko lang po na dog food dun sa mga starter ko sa mga newborn ko is si Papi. So si Ma'am po talaga, sabi ko nga kay Ma'am, si Papi ang ipapakain ko, pero sabi naman ni Ma'am, naka-order na lang siya ng real canin. So, na thank you po kay Ma'am. Natutuwa po talaga ako kay Ma'am. Yun po yung mga tao talaga guys na ang sarap po tulungan kasi yung mga needs ng mga babies niya, sinusupport po niya, binibigay po nila. So, ayan guys. So, ayan po yung milk. So, baka naman dyan, real canin. Baka naman dyan ah, lahat na lang na, pinopromote ko pa yung product nyo. So, and guys, ayun po yung binili ng client ko, yung may-ari nito. So, ang dami, diba? Napaka-spoiled talaga. Ang swerte, magpaampo na lang kaya ako kay Ma'am. Sana naging ano na lang ako kay Ma'am, no? So, ayan. So, bagkano isang bote ng real canin, isang box na nyo. $2.50 kasama shipping fee. Isang bottle lang po. So, kung ordinary lang po tayo guys, kung tayo ay nagsisimula pa lang sa pag-aaso, pag-aalaga ng ating mga, so magugulat po tayo kasi kahit ako guys eh, gatas ng anak ko, Berbrand lang, pero yung sa aking mga alaga, sa mga alaga po natin, as in, ang mahal po talaga. Kasi guys, sa isang box kasi neto, ang nilalaman lang po is 6 na sachet. So napaka-konti lang po yung laman. Kasi sinukat ko guys yung laman ng isang sachet po. Ano lang guys, nasa 10 scoop
10 scoop lang, imagine po. Bawat templa mo, isang scoop, ilang ano lang yan, ilang inuman lang po nila, di ba guys? So, yun po. Thank you po talaga dun sa mga peer parents na very supportive talaga sa kanilang mga babies. So, ayan guys. So, update po by next vlog po. Ipapakita ko po sa inyo kung paano po pakakainin ang aking inalagaan na premature newborn puppy friends bulldog. So, bye! Bye guys! Thank you for watching! God bless! Bye!